Hello mga kohay and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Araw-araw nga pala ako na nag-a-upload sa may Bilibili, kaya mas advanced tayo dun compared sa ibang platforms. Bisitahin nyo rin yung Senpai Shorts kung gusto nyo na manood ng mga separate topics natin. Nasa may description ang mga links ng mga spaces na ito. Thank you nga pala sa mga members na patuloy na sumusuporta. Sana idumami pa kayo. Ito ang episode 29 ng volume 14, Tensura Lightnovel. Sa nakaraan natin na video ay napag-usapan natin ang patungkol sa pag-uusap ni Narimuru patungkol kina Damrada at Lieutenant Kondo. So without further ado, let's get into the video. Mukhang itong si Damrada at Lieutenant Kondo pala ay magkaiba ang intention. Tinanong ni Rimuru kung meron daw ba sa mga ito na nakakaalam kung ano ang itsura nitong si Emperor Rudra. Pero wala pala sa mga ito ang nakakakita dito. Sabi ni Gadra ay maaaring ang dahilan daw kung bakit inisesekreto din ang itsura ng kanilang Emperor ay para ligtas ito palagi. Kasi nga kung hindi alam ng kahit na sino kung ano ang itsura nitong si Emperor Rudra ay pwede siyang lumabas ng Emperor's Castle. Hindi niya nakakailanganin ng escort at walang maghihinala na siya pala ang emperor, so walang makakapagtangka sa kanyang buhay. Sabi ni Bonnie eh sa pagkakaalam niya daw ay yung top 6 lang ng single digits ang nakakaalam sa tunay na itsura nitong sa Emperor Rudra. Kasama na sa anim na ito ang chief at deputy chief na sina Kondo at Damrada at yung apat daw na natitira na tinatawag na the four horsemen. Malakas daw itong apat. Maraming taon na daw na hindi napapalitan ng mga ito sa kanilang mga pwesto. Sa empire nga kasi eh pwede mong i-challenge yung mas mataas sa'yo para magkaroon ka ng mas mataas na ranking sa may near guard. At kahit na merong nang cha-challenge sa four horsemen na ito, eh hindi sila natatalo. Kaya matagal na sila dito sa kanilang pwesto. Tinanong ni Hakoro kung maging itong sila Bonnie daw ba, eh walang laban dun sa may four horsemen. Sabi ni Bonnie, eh wala daw siyang laban dun sa may apat na yon. Pero hindi lang daw yung apat na yon ang dapat nilang problemahin. Kasi meron daw isang kasama itong si Emperor Rudra na talagang may i-consider na monster. Sa tingin niya daw, eh ito ang pinakamalakas dito. Ito daw ay ang The Marshal. Kahit daw na magtulong-tulungan pa ang lahat ng mga members ng single digits, eh wala ito ditong laban. So linawin natin, ang malalakas na kalaban ngayon ng Tempest na dapat nilang alalahanin ay sila Kondo, Damrada, ang Four Horsemen at ang The Marshal. Mukhang marami pa daw na kalaban ng Tempest na malalakas na individuals. Sabi ni Rimuru eh meron daw siyang gustong ma-confirm. Ito daw ay sinabi sa kanya ni Gadra. Tama daw ba na itong si Masayuki ay kamukha ni Emperor Rudra? Medyo may pagdududa dito itong si Rimuru. Tinanong niya din itong mga ito kung alam daw ba nitong si Lieutenant Kondo kung ano ang itsura nitong si Masayuki. Mukhang alam nga daw nito kasi itong si Kondo daw ay alam ang lahat ng mga information na nasa may empire. Sabi pa ni Kalguryo eh itong si Lieutenant Kondo daw ay tinatawag na the weirdo who feeds on information. Talagang itong si Kondo ay isang dangerous man. Sabi ni Minit eh ito daw ay isang opponent na hindi niya kayang talunin. Itong si Kondo pala ay isang saint din. Isa din siyang awakened human. Actually eh naka-receive daw itong sila Bonnie at Jiwoo ng isang order na pwede na daw nilang patayin itong si Masayuki. Pero since naging close na itong dalawang ito kay Masayuki eh hindi nila basta-basta na lang na kayang patayin ang kanilang kaibigan. Naisipan nila na tsaka na lang nila ito po problemahin after nilang patayin itong si Demon Lord Rimuru. Mukhang delikado na pala ngayon ang buhay nitong si Masayuki kasi isa rin siya sa mga target ng Eastern Empire. Sabi ni Rimuru eh kailangan niya daw pala siguraduhin na palagi itong merong escort. Kaya tinanong nitong si Rimuru itong si Sowei kung okay lang daw ba na siya ang pumrotekta dito. Tinanggap naman itong si Sowei ang order sa kanya ng kanyang lord na si Rimuru. Ngayon ay malinaw na sa kanila na magkaiba ang intensyon nitong si Damrada at Lieutenant Kondo. Ang order ni Damrada ay protektahan itong si Masayuki. At ang order naman itong si Kondo ay ang patayin ito. Mukhang maganda daw ito para kina Rimuru na merong internal conflict ang kanilang mga kalaban. Then tinanong nitong si Rimuru itong si Bonnie kung ano daw ang alam nito patungkol sa mga single digits. Sabi ni Bonnie sa kanya ay isa daw siya sa mga miyembro nito. Sa ngayon daw ay merong siyam na members ang single digits. Medyo malayo daw ang diferensya ng lakas nitong mga ito. Ang rank 10 daw ng near guard ay tinatawag na reserve. If may namatay na isang member ay ito ang ipapalit. Pero malayo daw talaga ang lakas ng rank 10 sa rank 9 ng near guard. Kasi ang rank 9 daw ay isa na ding awakened human. Tapos yung rank 10 eh hindi pa. Itong si Bonnie daw ang rank 7. At itong si Jiwoo naman ang rank 9. Ang kailangan daw talaga na paghandaan itong si Lord Rimuru ay ang rank 1 to rank 6. Rank 8 then yung Marshal. Ang mga single digits daw ay nasa kanilang mga sariling countries. Naka-reserve lang itong
itong mga ito in case of emergencies. Naka-reserve lang din yung rank 10. Pero simula rank 11 pababa, bumubuo na ang mga ito ng isang grupo na binubuo ng 3 members. Katulad ng grupo ni Krishna. Ang rank 10 daw ng Near Guide wala pang ultimate skill. Pero ito daw ay kayang maging rival ng isang Awakened Demon Lord. Para makapasok ka daw sa may Near Guide, kailangan mo na at least maging isang immortal class na isang human. Ito ang pinaka-basic requirement. Then para naman makapasok ka sa mga single digits, kailangan mong maging isang saint. Ang lakas daw ng isang saint ay mas threatening pa compared sa 1,000,000 soldiers. Ang malaking bilang ng empire ay pantakot lamang. Ang talagang dapat daw nakatakutan ang mga awakened humans na naandito. Since malaki nga ang army nitong empire, kinatatakutan ito ng western nations. Takot din ang kanilang mga neighboring countries. Kaya ligtas ang mga taong nakatira sa may eastern empire. Pero hindi libre ang kanilang protection. Nagbabayad sila ng tax para sa kanilang kaligtasan. Ang malaking army daw ng empire, pang defense lang talaga. Kasi kapag nananakop daw ang empire ng mga territory, yung mga elite soldiers lang ang ipinapadala nito. Hindi na sila nagpapadala ng isang buong army kasi nagagawa na ng mga elite soldiers na pasukuin ang ibang mga nations. Kaya talagang kakaiba daw ngayon kasi ini-order nitong sa Emperor Rudra na pumunta dito ang isang buong army sa may Great Forest of Jura. Talagang awakening lang daw ng isang soldier ang gustong mangyari dito nitong sa Emperor Rudra. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagustuhan mo ito, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maibus naman tayo ng algorithm.